let's jumpstart itong pagre-review natin ng mga lending service this year with ACOM. Okay, nakita ko to si ACOM habang nagbabrowse ako sa aking Facebook. Kasi syempre, di ba, once na nakapag-search ka ng about lending, yan, ang usual na lalabas sa'yo na feeds is yung mga sponsored posts ng mga lending companies. And yun nga, nakita ko itong ad ni ACOM sa aking Facebook feeds. So yun nga, lumabas itong si ACOM kasi sabi nila low interest daw itong pautang nila. And isa sa na-capture ng attention ko kasi, di ba, ang usual ng mga online lending apps is mga Chinese. Well, apparently, itong si ACOM galing ng Japan and meron siyang parent company sa Japan. So parang first time ko marinig to na may isang lending company dito na nagpapautang sa mga individual user or individual consumer. So tara, pag-usapan natin itong ino-offer na lending service ni ACOM Consumer Finance Corporation. So sit back and let's discuss, coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron na akong experience. At ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so Happy New Year sa inyong lahat. Thank you for your continuous support sa aking channel. And sabi ko nga, for January, itutuloy pa rin natin ang weekly na pamigay nating 1,000 pesos Gcash giveaway as long as sagutin nyo ang ating question of the day. So abangan nyo yan at the end of the video. Okay, so pag-usapan na natin tong si ACOM. So ito yung ads na nakita ko sa aking Facebook page habang nag-scroll ako. Sabi niya, magaan na cash loan for locally employed. Sadly, they are strict kasi for employed individuals lang to. Okay, so si ACOM na bahala sa'yo. Low interest, flexible term, monthly repayment, no co-maker, no collateral, and diminishing interest amount. So sila lang din ang nakita ko na merong diminishing interest. So sabi nila dito, registered daw sila sa SEC with that registration number and under ACOM Consumer Finance Corporation. Ayan. And tinignan ko nga, ito yung listing nila sa SEC website. So under ACOM Consumer Finance Corporation, they are registered last July 27, 2017. And ito yung certificate na in-issue ni SEC sa kanila. Pag-usapan natin kung legit ba, well, legit nga. Pero titingnan natin later kung ito ba yung mga loan shark ba o hindi. Okay, so pag pinuntahan natin ang website nila, ito yung lalabas kagad, yung ACOM, and then ACOM Japan nga, Presidency of Business Philippines, yada yada. So ayan nga, binabandera nga nila na meron silang parent company na ACOM sa Japan. Okay. So, ang headquarters nila ay sa Pasig City. So, ang ino-offer nilang loan ay tinatawag na REVOMAX. So, sabi dito, it is ACOM's latest product. REVOMAX offers a low-interest loan with long payment periods that increases its credit limit depending on the assessment. So, sabi yan, no requirement for repeat borrowers. So, okay. Increasing credit limit hanggang 500,000 daw. And flexible repayment, low interest of 4.98% or parang 5%. Okay, so meron dito ano, parang calculation nila. For example daw, nang hiram ka ng 15,000 for 10 months. Ayan. So there will be a processing fee na 1,000 pesos and 500 pesos lending fee. So one time lang naman daw yan. Kasi kapag na-approvean ka ng credit line, so para siyang ano, para siyang ready credit na pwede kang paulit-ulit umutang. Pero yung fees is one time only. Hindi ka na macha-charge yan every now and then. Okay. So, ang interest is 4.98%. Monthly add-on interest yan. O lumalabas na 59.76% per annum. So, sa 15,000 na loan, ang total repayment mo dito for one year ay lalabas na 19,414.68. Or in short, nasa around 4,414 pesos ang interest for one year. Diba? Kung titingnan mo, okay na rin naman kasi parang nasa around 4-5 lang ang interest mo, one year na yung utang mong 15,000. Para siyang lumilinya sa mga G-loan, mga ganyan. Apparently, yun lang, ang pinagkaiba is G-loan is more accessible sa karamihan while si ACOM, yung REVOMAX, is only limited or eligible yung mga employed individuals. For their qualification, kailangan Filipino ka with 21 to 65 years old, working tenure for at least 3 months. So at least 3 months
lang naman. Hindi naman required na regular employee ka or probationary, kahit contractual, but at least 3 months, pwede na. At least 10,000 pesos net pay or above, with the present address must be within the whole of Luzon and have an active workplace phone and personal phone numbers. Ayan. Okay, if you want to try to apply with ACOM, for me, isa to sa pwede kong ma-recommend na lending institution versus sa mga online lending apps. Online ka lang naman din mag-apply and ipaprocess naman yan and makakatanggap ka ng text message from them to complete the processing once na-approve ka na. So, hindi na natin i-detail yung application. We are more after kung maganda ba ang applyan tong ACOM versus sa mga online lending apps. Okay, kung i-compare natin siya sa mga na-review na natin mga lending institution, online lending apps, nasa around 59 o sabihin na natin 60% ang interest rate niya per annum. So, nandun siya sa pangatlong group natin kasi ang una natin itong BPI, personal loan issues, Revy credit, ganyan, and then credit cards. Pangalawa, itong G-loan, yan, hanggang last pay later. Ito yung pangatlo, which is the Bill East hanggang Maya. So, nandito siya pagkatapos ni Bill East. So, mas okay si Bill East. Sunod si REVOMAX under ACOM, and then G-credit, Atomic Cash, and Maya. And then, yung group na, huling group natin, which are the online lending apps. What's our conclusion? Well, hindi ito para sa lahat kasi nga, ang priority nila or ang kinikater lang nila ay ang mga employed individuals. Pero sa mga employed individuals naman, okay na to na mag-apply kayo with ACOM versus sa mga online lending apps kasi 3 months lang ang kailangan nilang tenure nyo, eligible na kayo mag-apply sa kanila. And syempre, meron kayong net pay or yung pay na nandun sa ATM nyo na kinikredit ng payroll na sa around 10,000 pataas. Napakababa ng eligibility nila para makautang ka sa kanila. And with the interest, medyo manageable naman yung interest kasi mas mababa pa rin siya kay G-credit o kay Atomic Cash o kaya kay Maya Credit. For employed individuals, I would rather apply ng REVOMAX under ACOM versus sa mga online lending apps. For question of the day, sa mga self-employed dyan or sa mga may business, anong mararamdaman nyo pag sinabing hindi pwede, ang pinapautang lang namin is yung mga may trabaho? Anong magiging reaction nyo? Let me know sa comment section sa baba. And meron kayong chance na manalo ng 1,000 pesos Gcash every week. And syempre, huwag niyong kalimutan maglagay ng hashtag road to 75k subs. And mag-like and subscribe dito sa aking channel for your chance to win naman na cellphone giveaway once we reach our 75k milestone. So yun lang muna po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout muna tayo. At shoutout kay at Gerald Gmoya 8404. Sabi niya, new follower sir, salamat sa information. Sir, maganda to. Hashtag grow to 50k subs. Ay, parang late na yun. So, at Gerald Gmoya 8404, maraming salamat po sa panonood ng aking mga videos and sa pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat po. So, yun lang muna po for today's video. I hope you can like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!